Dahil sa hindi marunong salita ng wikang Ingles, isang OFW na nagtrabaho bilang kasambahay dito sa Jeddah ang nakatakdang pauwi ng kanyang employer sa ating bayan. Ang nasabing OFW na wala pang isang buwan na katrabaho sa kanyang employer ay nagkwento na ang komunikasyon ang naging problema kaya siya pinauwi ng kanyang employer. Nahihirapan daw siya anya magsalita ng Ingles at hindi siya makaintindi ng salitang Ingles pati Arabic kaya hindi sila magkaintindihan ng kanyang employer. Sinubukan din po namin himukin si kabayan na magtrabaho o mapalipat na lamang sa ibang employer na Pilipino kung sakaling mayroon man para may pagpatuloy niya ang kanyang pagkatrabaho at masuportahan ang kanyang mga anak lalo pa ang kanyang asawa ay nakakulong. Pero mas minabuti ni kabayan na umuwi na lamang sa Pilipinas kahit maghirap daw basta't makasama lang kanya ang kanyang mga anak. Narito po ang aming panayam kay kabayan. Narito po ngayon itong kabayan natin, kawawa naman. Nang dahil lang sa hindi marunong magsalita ng English, pauwi ng employer. Sana panawagan natin sa mga kababayan natin na bago kayo mag-apply, trabaho. Siguraduhin nyo kahit konting English kaya ninyo para at hindi kayo magkaroon ng problema. Katulad sinabi ni kabayan na nang dahil sa hindi niya lang pag-salita ng English, marunong magsalita ng English ay napilitan ang kanyang employer na pauwiin siya. Wala pa po siyang isang buwan na nagtrabaho sa kanyang employer. Eh, anong pagdating mo sa Pilipinas, anong gabubuhay mo sa atin? Ang asawa mo pala nakakulong dahil sa drugs. Anong trabaho naman? Factory. Ilan taon ka na? 28. Ilan taon na yung mga anak ko? Ano po? 3 years old po, tsaka 6 years old po, tsaka 3 si Annie. 15. Mamaga ka nag-asawa? Opo, 15. 15? Nag-asawa ka? Tapos po yung tatay ko po, kinakayod niya po yung nag-aaral ko po mga sa pag-ice cream. So tatay mo tumutulong sa inyo? Opo, nag-ice cream. Yung asawa mo ilang taon na? Nanay ko po, wala na rin po kaming nanay. Nag-asawa ng iba. Nag-asawa ng iba? Yun ang kayo magkapatid? Sa ayaw mo talagang mag-stay na, uwi ka na lang. Kahit anong klaseng English, hindi ka marunong. Wala ka talagang alam. Iniisa po. Hindi ko rin po yung sinasabihan ako ng hour yun. Hindi ko rin po maisa po. Yung alam po ang maraming. Tapos tatanungin ko, ano po yan ang ate? At sa sagot ang hour yun, ano ba yun? Sabihin sa'yo, where is the table? Alam mo yan? Hindi mo rin alam. Wala po kong alam. Iisa po yun. Ah. Hindi ka marunong magsulat ng pangalan, Nahirapan po ako sa mga spelling. Nahirapan ka sa spelling, kaya hindi ka marunong magsulat. Pag alimbawa mo sinabi sa'yo, door, alam mo kung ano yung door ibig sabihin? Hindi mo alam kung ano yung door. Door, hindi mo alam kung ano ibig sabihin. Pintuan yung door. Chair, alam mo? Hindi rin mo alam. Talagang hindi niya talaga kaya. Grateful lang ko sa'yo pinapos ka mo. So yun ang naging dahilan kaya sa pinauwi ng employer. Anong sinabi natin mo kahit na anong gawin niyo basta makauwi ka lang? Basta makauwi lang doon po ako ng ayos. Kahit na magsosaw lang doon po kami ng employer tsaka asin. Sa asin. Hindi ka naman namin pinipilit. Yun eh, para lang naman sa iyong kinabukasan dahil may Pilipino na pwede naman kumuha sa iyo. Nanginayan lang ako kasi sayang, nandito ka na, pwede ka namang i-release pala ng employer. Sayang yun, ako nanginayan ako sa iyo dahil kailangan mong kumita. Tandaan mo, sinabi mo, meron kang tatlong anak. Ang asawa mo nakakulong. Paano mo bubuhayin yung mga anak mo? Paano sila mag-aaral? Ito, merong Pilipino na pwedeng sumalo sa iyo para magtrabaho ka na Pilipino naman. Oh, mabait pa yung employer na yun dahil Pilipino yun. At least hindi ka na kailangan mag-English. Mag-decide ka. Talagang uwi niya talaga, ano? Uwi niya talaga. Kahit pumunta ka lang doon, nakikita sila mo, wala kang view, wala kang sayo, mag-uwir makalap. Pero may pipihan ko ba yung pirma lang po? Noon. Mga lesson namin dapat. Sa pidos pa lang, natin. Marunong talaga mag-uwir. Ma-explain natin sa ating mga kababayan. Okay. Kung may tatayo yung isang mga kababayan natin, hindi marunong mag-search ka na yung isang mga pumunta ng bumba. Ako mag-apayo din sa inyo. Sana pagkasagraduhin nyo na mag-apayo.
mag-apply na maayos. Marunong mag-English. Marunong mag-English lahat ng salita maintindihan. Sige po. At eh, kung ano man ang decision mo, eh, sana nawa eh, makakuha ka ng maayos at trabaho doon, ha? Kaya.